next week. Let's once again be grounded for Biz Americas USA and the World Biz Excellence Award in Malaysia. The company envisions to be a global leader in natural food supplement. We believe in excellence for God's glory. Maraming salamat po mula sa MX3. Tunay, natural at original. Energy FM, panggawag mo sabihin nga radyo, sabihin mo Energy! Oras natin sa Bunga Palawan, check your time, isang minuto na lang po. At sasapit ng alas 3 ng hapon, baby ko, mahal ko, pangga ko, oras na yaaan. Hatid po sa atin ng MX3 Coffee and of course ng Rhea Generics. Iba ang Rhea Generics. World class ang kalidad sa abot kayang halaga. Kamusta ka naman? Kamusta ka naman, Kuya Rolando? Kamusta ka naman, Kuya Rolando? Kamusta naman po yung mga nadala po sa ating story kanina? Kamusta? Wow. In all fairness naman, no, I'm sure meron pong mga bangga po tayo na somehow nakaramdam na po ng ganong sitwasyon sa buhay, no, or napunta na sa ganong sitwasyon ng buhay, no? Yung tipong hindi mo alam kung ikaw ba ay mahal talaga ng taong to, ng lalaki na ito, ng babaeng ito, or mahal niya lang ba talaga yung mga naibibigay niya o naibibigay mo sa kanya? Wow. Hindi, kasi meron talaga mga taong mahilig mag-shower ng gifts kapag sobrang in love sila. Gets mo? Yung tipong lahat ng bagay na gusto ng jowa niya, bibilhin niya para dun sa jowa niya. Without minsan even realizing mahal ko na, teka lang, it's too much already. Dapat yata hindi ganon. Kaya meron po talaga mga tao na talagang, alam mo yon na hindi umuubra eh. Gets mo ba? Parang ako nga hindi ko na gets yung sinabi ko. Yung nasasagad ba? Oo. Limits nila, mahal ko, eh medyo nasasagad nga. Yun, nakakalungkot lang. Wow. Kasi may mga tao na hindi alam kung saan talaga papuesto pa minsan-minsan. No? Dapat kapag alam mo na sobra yung binibigay sa'yo ng jowa mo, ikaw na, magkaroon ka ng initiative sa buhay mo or sa sarili mo, mahal ko, na, uy, wait lang, sobra na yung mga binibigay mo sa akin. Tama na. Wow. Diba? Sana may mga ganong klaseng tao. Pero kasing itong kwento natin ngayon, pero medyo hindi ganun eh. Si Gilbert, ewan ko kung paano nangyari, paano nagsimula ang lahat. Pero ito daw pong si Charm, mahilig talagang magbigay ng regalo sa kanyang boyfriend, no? Tapos itong si Gilbert, siguro, alam mo yun, natuwa masyado. So, sinagad-sagad niya. Oo. Tapos nagpapa-sponsor ng tato dun sa jowa niya. Ang mahal naman ng tato na yun. 13,000? Meron bang tato na ganun kamahal? Sorry, wala akong alam sa tato eh. So, may ganun talaga. 13,000 for a tato. Baka sleeves yun. Tama ba? Pag sinabing sleeves, mahal ko, yun yung ano, yung isang buong parte ng braso mo, ng kamay mo, abot hanggang kamay, may tato. Wow! Tapos hindi daw ako sigurado sa sinasabi ko, no? May ganun, pagkakaalam ko ganun. So, aabot ng 13,000, so meron siguro, no? So, yun yung gusto mangyari nung jowa. Di syempre, itong si ate mong Charm, eh, nagulat siya, nagulantang siya. Teka lang, 13,000 for a tattoo? Teka lang, kalabisan naman yata yun agad. So, medyo na-offend si ate Charm. Tapos ang nangyari po ngayon, mahal ko, eh, nawalan siya ng gana dito po kay Gilbert. Kasi nga, parang feeling niya, ginagamit lang siya, tsaka yung pera niya. Ang yaman siguro nito. Diba, nagbibigay ng relo, sapatos, branded na damit sa jowa. Pwede ko bang maging friend? Si ate Charm. So, yun nga, yun naman pala, mahal ko, hindi natin alam, doon po sa medyo end ng story po natin, medyo end na po, no? Doon niya lang po ni-reveal na siya pala, itong si Charm pala, ay nasa 4-year relationship na with Carlo. Wow. So, hindi naman pala talaga single itong si ate nating Charm. Kumbaga, sideways lang siya. Nakakaloka, di ba? Meron pala siyang jowa na original, no? Long-term jowa. Tapos, meron pa siyang Gilbert. Di ba? Ayos na ang buto-buto. Nakakaloka, ang ganda ni ate.
So, yun nangyari, no, mahal ko. Nakipag-break din siya dun sa kanyang si Carlo para piliin si Gilbert. Pero parang it's too late na kasi si Gilbert sumuko na siya. Hindi kasi siya pinapansin itong si Charm, diba? Dahil nga na-offend si Charm. Tapos no, habol ng habol si Gilbert sa kanya. So, nangyari, mahal ko, eh, sumuko na rin in the end itong si Gilbert. Ngayon, si Charm naman po ang habol ng habol. O, diba? Ang bilis ng progression, mahal ko, ng story po natin. Kung nung una si Gilbert ang naghahabol, nagsusorry, mega chat dito kay Charm, eh na-offend si ate mo, no? So, ay hindi, wait lang, na-offend ako. Ayaw kitang replyan. Sana magbago ka na. Ginagamit mo lang ako. Siguro may mga ganong kuda sa buhay. Eh, ganyan. Eh, pero nung si Charm na po, yung medyo, teka lang, parang I need Gilbert in my life. Wow. Ganun na yung drama niya ngayon. Hindi na siya ngayon pinapansin ni Gilbert. Wow. So, kung ikaw si Charm, ano ba ang dapat mong gawin? Kasi dun sa part nung medyo ending na part din ng story natin, mahal ko, meron pa siyang pa-message factor dito kay Gilbert na mahal niya raw po si Gilbert at gusto niya raw pong bumalik si Gilbert sa kanyang buhay, mahal ko. Wow. Kung ikaw si Charm, anong gagawin mo? At kung ikaw si Gilbert, ano rin ba ang gagawin mo? I-message mo na ako, mahal ko, now na, dito po sa live natin, facebook.com/energyfm106.7. Again, mahal ko, facebook.com/energyfm106.7. Kanina meron ako nakitang comment, eh. Basahin natin yung comment na yan, mahal ko. Sabi po ng ating commenter, ng ating pangga kanina sa Facebook Live, Jennifer Enrique, iba din! Ikaw na nga yung ginamit, ikaw pa yung nagmamakaawang balikan. Wow. Diba? Karma yan, girl. May boyfriend ka na kasi, nakipagrelasyon ka pa sa iba. Kung wala na talaga, dapat tinapos mo na yung una bago ka nakipaglandian sa iba. Grabe tayo dun sa part na yun. Pero on point naman, no? May point naman dun si ate, diba? Sana tinapos mo na yung relasyon bago nakipag mabutihan sa ibang tao, no? Ganun naman dapat ang ano, ang rule palagi para hindi tayo nakakasakit, diba? Diba? Oo. Alam mo na medyo na-fall ka na sa ibang tao, makipag-break ka na dun sa jowa mo. Kasi alam mo, hindi ka naman talaga may in love sa ibang tao kung solid yung pagmamahal mo dun sa original na jowa mo. Hello naman kay Regina Reig, kay Mary Del Mansigayo, kay Wenza Panda. True yan, Lindsay. O, diba? At saka po si Lorraine Baloncio. Yon, ha? Sige, mamaya, mahal ko, maghihintay pa ako ng comments mo. Mag-comment ka na, facebook.com/energyfm106.7. O di kaya naman punta ko dun sa page ko, facebook.com/lindsay1067, LINDSAY1067. Hello kay Jasmine, kay Nolly Siquera, kay Brian Hernandez, at saka kay Justin Villate. Hi, DJ Lindsay. Hello din sa inyong lahat. Oras natin, check your time. 6 na minuto makalipas po ang less stress ng hapon. 3:06 on the clock. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mahal ko, this is Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na. Dito mag-sound trip muna tayo, mahal ko. Songs coming from I Belong to the Zoo, Michael Pangilinan, Westlife, 98 Degrees, and a lot more, mahal ko. Dito pa rin yan sa Energy FL. Kasama po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Sa lahat po ng mga basta na lamang iniwan ng mga jowa nila nang walang pasabi-sabi. Baby ko, mahal ko, pangga ko, I feel you. I've been there, experienced that. It's never fun na maiwan mag-isa. This song is for you, mahal ko. Enjoy! Umuwi lang, di labang.